Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Ang ating topic ngayon sa video na ito ay ang mga posibleng dahilan at mga dapat gawin kung bakit matagal bumalik sa paglalandi ang isang baboy inahin. Magpapatuloy po tayo mga ka-farmers pagkatapos po ng intro. Mga ka-farmers, bago ko simulan ang pagbahagi ng mga munting idea, nais ko lang pong i-disclaimer po na ang ibang mga impormasyon na akin pong ibabahagi dito sa video na ito ay galing po sa ginawa nating research na ginawa po ng mga eksperto, handog nila para sa atin bilang hog resource. At gusto ko rin pong humingi ng paumanhin, pasensya, dahil nga po kung inyong mapansin na hindi masyado buka or klaro ang akin pong audio ngayon dahil nga po si Dodong Villaran ngayon ay nagkaroon po ng singaw. By the way, pagaling na guys, pero ganun pa man, sisikapin po ni Dodong, no? Sisikapin ko po, I mean, na mabahagi ko sa inyong lahat viewers ang munting idea na ito tungkol sa ating topic ngayon. So, isingit ko lang to ang sinabi ng isa nating kahagresor. Sabi niya, "Sir or Kuya Dodong, pwede niyo gawan ng video. Yung inahin ko, nasa 16 months na siya ngayon. Pero, di lang man nakaranas ng paglalandi. Noong September 15, namula yung labasan ng ihi niya. Pero, di siya namamaga. At isang araw lang naman, ang pamumula niya. After 5 days, nag-inject ako ng gonadin. Di man tumalab pagkakinabukasan hanggang 3 days. Hanggang ngayon, di pa siya naglalandi. 13 days na simula pag-inject ko ng gonadin." Ayan, so mga beginners dyan, ang salitang gonadin ay isa po yan sa mga ginawa ng mga eksperto na ituturok sa isang baboy inahin, or yan po ay nakakatulong na pag tinurok mo yan sa baboy inahin na matagal or natagalan maglandi, yan po ay tumutulong upang mapabilis po ang paglandi ng isang baboy inahin. Ayan ha. So, dito guys, bago ko sagutin yan, or bago ako magbigay ng karagdagang impormasyon about sa concern na iyan, gusto ko lang banggitin ang ilan sa mga dahilan kung bakit matagal naglandi ang baboy inahin. Unang dahilan, sabi ng eksperto, maaaring naimpiksyon ang matres ng isang baboy inahin dahil sa kanyang pagpanganak. Number 2, maaaring meron siyang UTI dahilan sa pagkakaroon niya ng mabaho na puting likidong lumalabas sa isang baboy inahin. Number 3, nagkakasakit ang baboy inahin tulad ng ubo at lagnat. Ibig sabihin pala mga ka-farmers, mga beginners dyan, ang pagkakasakit ng isang baboy inahin, no, at nagkaroon siya ng ubo at lagnat, ay isa rin yan, kabilang po yan kung bakit natagalan siyang bumalik sa paglandi. Ang number 4, ang sobrang katabaan o payat ng inahin ay pwede ring dahilan sa matagal naglandi. Number 5, tahimik maglandi o silent heater. Ang silent heater na inahing baboy, kapag hindi natin sila mamonitor na naglalandi na pala, pwedeng malipasan sila sa paglalandi, kaya matatagalan ulit silang maglandi sa ating obserbasyon mga kahagresors. Ganyan po ang sinabi ng eksperto. So ito na guys ang mga dapat, no, mga basic na dapat nating gawin sa isang baboy inahin na hindi po naglandi or natagalan maglandi. Una, yung salitang bore exposure, nose to nose contact ng barako at inahing hindi pa naglandi. Ito ang tinatawag na bore exposure, no? Ito po ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan na pwede natin gawin sa isang baboy inahin na natagalan maglandi. 5 minutes na bore exposure, magandang gawin tuwing hapon ayon sa eksperto. Ang pangalawa po itong sinasabing best option, no? Best option. Magpa-assess mga ka-farmers, beginners ha, or pwede tayo magpa-assess sa ating mga brand technician o sa mga bore operator na magkaroon tayo ng ihi ng barako o kaya ang similya ng barako.
Ibig sabihin, pwede tayong lumapit sa ating or makipag-contact sa ating mga brand technicians upang humingi ng alalay nila sa pagkakaroon ng ihi ng barako at yung similya nito. Pagdating yan sa bahay, halimbawa meron ka ng ganyan, ang gagawin natin mga beginners, ipapaamoy sa inahin o ilagay mismo sa ilong ng baboy inahing hindi pa naglalandi. Ang sistemang iyan ay malaking tulong na matutulungan ang baboy inahin na mapabilis-bilis ang kanyang paglandi. Dagdag pa ng mga eksperto, kapag naturukan na ng guna din ang baboy inahin na di pa naglalandi, ay posible daw bumalik sa paglalandi matapos ang 3 araw mula sa pagturok ng gonadin. Mula sa araw ay min na pagturok ng gonadin. Subalit, take note beginners, subalit, pakatandaan natin na hindi lahat ng naturukan ng prostaglandin ay fertile ang paglalandi. Ibig sabihin, hindi po pala lahat daw ng baboy inahin na naturukan ng isang gamot na yan na pampalandi, tumutulong mapabilis ang paglandi, hindi lahat ng baboy inahin ay fertile kung maglandi. Disclaimer ulit, yan ang sinabi ng mga eksperto. Ayan, bago tayo magtatapos sa video na ito, meron po akong bonus tip handog ko sa mga baguhan. Beginners, tandaan po ninyo itong sasabihin ko. Ito po ay base lamang sa sarili kong naranasan noon na bumili ako ng mga biik sa isang pig farm mismo. Kung di ako magkamali, yung ang akin pong mga 9 batch fatteners ay farm talaga ang binilhan ko. Ngunit sa panandalian naming pag-uusap ng owner mismo sa farm na yon, nagkaroon po ako ng lesson. Nagkaroon po ako ng munting idea, pero kahit munting idea ang aking na-learn doon sa kanyang sinabi sa akin, ay malaking tulong po ito. Ito na guys, sasabihin ko sa inyo. So pagdating po sa option na pagpipili kayo or bibili kayo ng isang biik na gagawin yung inahin, kailangan mong tanungin o ipagtapat sa taong bibilhan mo ng mga biik na ang bibilhin mo sa kanyang mga biik ay para pang fattening lamang. Ganito kasi yan, i-clarify ko para maliwanag sa lahat. Ayon sa nakausap ko, sabi niya, ano bang gusto mo, Dodong? Yung pang-fattening na mga biik o pang-saulit na gagawin mong guilt-intended na gawin mong inahin? Kasi magkaiba daw pala, yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit po sir, ganyan ang iyong naitanong sa akin? Gusto ko lang pong malinaw para sa akin kasi nga, ako ay nangangalap, no? Nangangalap, I mean, sorry guys, medyo na ano yung singaw ko ha. Ako ay gustong magkaroon ng idea tungkol sa iyong sinabi. Sabi niya ganito yan. Kung halimbawa meron akong mga biik sa magkakaibang mga baboy inahin ko dito sa aking pig farm. Ngayon, kung meron nagpa-reserve sa akin ng mga tao na bibili sila ng mga burlet o saulet, halimbawa ang female na lang ng mga biik na gagawin nilang inahin. So yung mga biik na yon na kanilang pina-reserve sa akin, hindi ko yan tinuturukan ng isang gamot para hindi na mabuntis ang isang baboy inahin. Ibig sabihin, sabi niya, dito sa sistema ko sa aking pig farm, yung mga pang-fattening na mga biik na aking binibinta as fattening, ini-injikan ko yan ng, kumbaga sa tao guys, yung parang ligit o parang ano, anti-buntis, na hindi na magbuntis yung isang babae na biik kung pang-fattening na materials. Sorry guys, hindi ko lang natanong kung anong gamot ang kanyang ginagamit na ini-inject niya sa mga biik pa lang na hindi mabuntis. Ganyan po ang aking naintindihan sa kanyang sinabi. Pero yung mga biik niya na hinihiwalay niya ay hindi niya ini-injectan ng ganong gamot na yon. Kasi nga, naka-reserve yon sa ibang client niya or customers niya na gagawing inahin. Ganyan po ang isa sa mga lesson na akin pong natutunan sa aking pagbili noon sa akin pong 9 batch fatteners. Ibig sabihin mga ka-farmers, mga beginners dyan, merong mga pig farm, pag sinabi kasing pig farm, yung farm talaga, manalaking babuyan yan eh, no? So sila ay kabilang sa kanilang sistema na yung mga biik nila na pang-fattening lamang na sistema sa pagbaligya or pagbinta,
ini-injikan nila, nag-i-injik sila ng gamot na para hindi mabuntis. At yung mga saulit naman ay hindi nila tinuturukan ng ganong gamot. Kasi nga, ang purpose ay gagawing inahin para magbata. Okay? So disclaimer lang, ang sinishare ko po sa inyo ay base lang po sa aking naintindihan at naranasan mismo sa aking sarili noong mga araw na yon. Hindi ko lang po alam kung ang lahat ng mga pig farm ay gumagawa ng ganyang klaseng sistema, pero ayon lang sa aking naranasan, ganun po ang kanyang sinabi sa akin mismo. Eto guys, additional bonus tip, handog ko ulit sa mga baguhan. Nabanggit ko na ito noon sa isa kong video, pero gusto ko lang i-rewind, paalala no, sa mga kababayan kong mga baguhan dyan. Kung ang inyong mga dumalagang baboy o kaya baboy inahin na matagal maglandi, kailangan mo, step 1, kung wala sang sakit, paliguan mo. Pagkatapos paligo, purgahin mo. Kahit anong brand ng pamurga ang gusto mong gamitin, pwede. Kung mga powder naman, dati kasi ginamit ko, ano lang guys, Latigo 1,000 10 grams na sachet. So, hinalo ko sa isang, ano guys, isang Pure Feeds na gestation sa 1/4 to kalahating kilo, kasi nga inahin, marami siyang kinakain, kaya niyang ubusin ang kalahating kilo na may halong Latigo 1,000 10 grams sachet with feeding. Ngayon, tandaan po natin, kung magpurga tayo sa ating mga baboy, kung powderized po, take note, kung powderized po ng mga pamurga, kailangan hungry, kailangan gutom na gutom ang baboy. Kasi pag busog yan, na pinurga mo ng powderized na pamurga, hinalo mo sa feeds at in wheat feeding ang ginawa mo, tsansa hindi kakainin ng baboy. Pag hindi yan kinain ng baboy ang feeds na may purga, na may halong powder na purga, I mean, masasayang po ang pagpurga mo. Hindi yan iipikto sa isang baboy. Linawin ko lang kasi maraming nagtanong ha, na hindi dapat busog ang baboy. Totoo yan. Pag powder na pamurga, pwede. Pwede yan. Basta gutom ang baboy. Okay? Tapos nyan, pag nakain niya yan ang purga, so kinabukasan, pwede mo siyang injikan ng kahit anong brand ng injectable vitamins na ayon sa in-advice ng iyong mga technician dyan. 5 ml lang yan sa pagkakaalam ko. No? 5 ml intramuscular injection dyan sa gilid ng liig. Isa sa mga standard na lugar sa isang katawan ng baboy sa gilid ng liig, tinuturok yan. Sumunod, after mo siya na-injikan ng injectable vitamins, simulan mo kaagad na pakainin siya ng tig 1 kilo pure gestation feeds o kahit anuman ang iyong feeding style or style of feeding sa baboy mo, basta busog siya palagi sa bawat kain, importante po yan. With feeding, better po. And then, obserbahan mo siya. Gawin mo ang pagkain na yan, yung 1 kilo per meal, sa loob ng isang linggo. Then, masdan mo siya, obserbahan mo siya. Kailangan guys, magawa mo ang tip na binigay ko sa video na ito para sa ikabubuti ng iyong baboy inahin. Try mo lang kasi base sa aking naranasan, napaka-epektibo po. Ang turo na iyan ay nagmula po sa aking technician. Okay? Nagmula yan sa kanya, sa technician ko, dahil napaka-epektibo rin po. Ginagawa rin po niya yan noon sa kanyang mga baboy noon na binahagi sa akin. At ngayon po sa video na ito, akin din pong binabahagi sa inyo in public, handog ko. 100% na handog ko sa mga kababayan kong baguhan pa lang sa pagkakaroon ng pag-alaga ng baboy inahin. Tungkol po sa matagal maglandi ang baboy inahin. Beginners, kung sakaling tinupad mo or sinunod mo or ginawa mo ang mga tip kanina na akin pong nabanggit na nagmula sa mga eksperto na kanilang pinag-aaralan na mapabilis ang paglandi ng isang baboy inahin, kung sakaling ginawa mo na yan at kabilang po halimbawa ginawa mo rin o sinunod mo rin ang aking bonus tip na binabahagi sa inyo sa dapat gawin, kung sakaling hindi pa rin uobra, kung sakaling paulit-ulit siya na iyong ginagawa na hindi pa rin naglandi ang baboy inahin, isa po sa aking mga pwedeng i-suggest po mga ka-farmers ay pwede mong ibinta na lang ang iyong baboy inahin na yan. Kasi nga, lumalaki ng lumalaki pa lalo ang gastos. Samantala, hindi tayo nag-harvest sa isang baboy inahin na yan kung paulit-ulit lamang na tayo ay hindi nagkakaroon na siya ay nabuntis. Sayang po ang ating pagod, ang panahon, at ang gastos natin. So shout out muna tayo sa ating mga kababayan na sina AAL or Al Pig Farm, watching from Quezon Province,
kay Heriberto Armada watching or naglantaw gikan sa Mindanao. Chin Hermin Hilda watching from Taiwan. Laiski Winter from Kuwait. Mabuhay po ang tanan ng mga OFW at kaninyong tanan viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So mga kababayan, sana po meron tayong napulot na munting kaalaman dito po sa ating topic ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pakilike po and subscribe na po ang hindi pa ho nakapag-subscribe dyan, and hit the bell ring also para po updated ka palagi sa mga new uploads ko sa simple video sa pag-alaga ng baboy. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers, and peace out everyone. Thank you and bye-bye.